Hi everyone! It's me, Jen from Farm Life OFW Vlogs. And for today's video, ay gusto kong i-share sa inyo na nagbakasyon ako sa Pilipinas and kababalik ko lang sa Taiwan. Kaya, i-share ko naman sa inyo kung paano ako nakabalik kahit ako lang mag-isa yung nag-process ng papers ko, no? Dahil sobrang daming nanghihingi sa akin ng form and natatakot ako na baka mapahamak sila dahil nagsarili silang mag-process, okay? So ngayon, nandito ako sa hotel for quarantine ng 7 days. So, day 5 ko na ngayon. So, may dalawang araw pa ako na kailangan tapusin ang aking quarantine. So, ayun, natatakot ako na hindi nyo alam na kailangan nyo ng broker or employer nyo para i-register ang inyong pagbabalik dito sa Taiwan. 7 days before your flight, pabalik ng Taiwan, guys, kailangan i-registered ka na nila. Kasi kung hindi, mahihirapan ka. Diba? So, ayun, wala yung list mo doon sa ano. Pero tatawagan naman yan ng employee, ay ng taga-labor kung anong mangyayari sa'yo doon sa airport. Pero hassle masyado yun. So, kailangan i-remind mo sila before your flight. 7 days before your flight, kailangan na-registered ka na nila. So, yun po yun, no? Baka kasi sabihin nyo, hindi naman ako nagsabi sa inyo. Ganon. So, ayun. Yun lang. So, yung isa lang namang form na yung magagamit nyo doon. Pero, isave nyo yun. Huwag nyong i-delete yung message ko or isave nyo yun sa phone nyo para lagi kayong meron kapag magbabakasyon kayo sa mga darating na panahon. Wow, panahon. Sa mga darating na taon. Kapag nagstay pa kayo dito sa Taiwan, diba? Magagamit nyo yun. And then, you can share din yan, guys, sa inyong mga friend na gustong magsarili din mag-process. Dahil sobrang mahal nga naman kapag meron kang broker. Diba, samantalang wala naman hindi masyadong malaki yung ano nun. Wait. So, ayun, kailangan nyo ng taong tutulong sa inyo. Kahit na kayo yung nag-process dito, guys, sa mga re-entry nyo, sa mga kailangan nyo sa Philippines, sa pag-alis nyo, kailangan sa pagbabalik nyo, meron taong tutulong sa inyo. Kaya, yun yung gusto kong ipaalam sa inyo, no? So, 7 days yung self-quarantine or self-monitoring nyo. At kailangan nyo, magdala kayo ng ganito. I-re-remind yan sa inyo kapag may broker kayo. I-re-remind nyo, magdala kayo ng marker before your flight sa Manila. At ganito. Kasi dito nyo isusulat yung name nyo, yung date, yung name, and then, ayun, yung name din ididikit nyo sa isang papel. Sa isang papel. Itong papel na to, guys, galing to dun sa airport. Sa labor, binigyan kami ng booklet and ganito. Dito, i-scan mo to para mapanood mo kung paano siya yung correctly ang pag antigen. Ito naman, binigay din sa airport, no? This, ano siya, 4 na piraso kasi sa 7 days na pagko-quarantine, kailangan makapag maubos mo siya. Like, day 1, Day 3, D5, and D7 para maging okay na yung quarantine mo. Makauwi ka na sa inyo. So, yun lang naman. And yung picture, pipicturean nyo siya every time na every time na pagkatapos yung maganito together with your passport, pipicturean nyo siya and then isend nyo kung sino yung nagpa-registered sa inyo kasi dun din nila yan isisend dun sa website kung saan sila nag-registered. Okay? So, yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo na sana ay alamin nyo muna yung pag-uwi nyo doon and pagpapabalik nyo kung ano ba talaga kapag nagsasarili kayong mag process ng mga papers nyo, no? Baka kasi masisi ako, ganun. Ayun. Pero hindi naman kayo pababayaan ng employer nyo and ng broker nyo talaga. Kaso maging maingat kayo kasi nga kapag nagsarili kang mag-process, baka hindi ka tulungan ng broker mo. Diba? May mga ganong issue, guys, na parang bahala ka sa buhay mo. Ngayon, mga broker, mga may saltik, ganon. So, ingat na lang kayo. Basta, be nice. Kung ayaw nyo ano, wag nyo na lang sabihin ng kung ano-ano na ang mahal-mahal nyo kasi ganun. Kasi ako, hindi ako nice. Sinabi ko talaga yung totoo and then nagalit sila. Ayun. So, be nice kasi hindi nga ako nice. Ayun lang. So, please subscribe to my channel if you like my video para mag-upload ako palagi. Bye!